Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father Eloy. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Ngayon din po, sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng kaparian sa buong mundo. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang St. John Marie Vianney Sunday na kaming mga pari ay maging tapat sa aming pangako nung kami ay inordinahan na kami ay magsumikap na magampanan ng aming mga tungkulin at makapaglingkod sa inyo at sa ating Panginoon. Alalahanin din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa, sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag iyong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Ikaw, Poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kahuluhalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdian. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pag-ukulan ninyo nung pansin, sapagkat ang nakatutulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon. At ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig po ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob.
Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ngayong pong linggo ay pinagdiriwang natin ang St. John Marie Vianney Sunday. At ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang kapestahan ng pagbabagong anyo ni Jesus o yung tinatawag na Transfiguration of the Lord. Sa pagbabagong anyo ni Jesus ay nakita siya ng kanyang mga alagad sa kanyang kaluwalhatian. Kung noon ay nakikita lamang nila ang pagiging tao ni Jesus, ngayon naman ay nasulyapan nila ang pagka-Diyos ni Jesus. At ang pagpapakita ni na Moises at Elias sa mga alagad ay nangangahulugan na si Jesus na nga ang katuparan ng batas at ng mga propeta. Siya ang ipinangakong Mesiyas na darating upang iligtas ang sanlibutan. At ganun din narinig ang tinig ng Ama na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Patunay na siya nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. The transfiguration of Jesus is a glimpse of His coming glory upang ipakita sa kanyang mga alagad kung ano ang makakamta nila, kung ano ang matatamo nila kapag sila'y nakiisa sa kanyang misyon, kapag sila ay nakiisa sa kanyang paghihirap. At ito ay magsisilbing lakas sa kanila kapag sila ay pinanghihinaan ng loob, kapag sila'y pinaghaharian na ng takot sa sandaling makita nilang naghihirap si Jesus. This is also an invitation for all of us to share in the suffering of Jesus. Na huwag tayong panghihinaan ng loob tuwing tayo'y daranas ng paghihirap sa ating buhay. Na huwag tayong mawawala ng pag-asa kahit parang paulit-ulit na lang ang ating pagbagsak, paulit-ulit na lang bumabagsak, paulit-ulit na lang na nasasaktan. Sabi nga ni St. Paul, "If we are to share His glory, we must also share His sufferings." Huwag tayong panghinaan ng loob tuwing tayo ay nahihirapan. Lagi nating tatandaan na sa mga sandaling tayo ay nahihirapan sa buhay, ay kasama natin ang Diyos. Nakikiisa tayo sa paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus. At huwag nating kakalimutan na tayo rin ay mga anak ng Diyos. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Kung mukhang anak ng Diyos, yan. Parang ayun yung tingnan na. Mukha bang anak ng Diyos? Ba't na ganun kayo? Yan. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, dahil tayo anak ng Diyos, mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, inaasahan na tayo bilang mga anak ay sumusunod sa kalooban ng ating Ama. Paano? Ang sabi ng Ama, ito, sinasabi niya si Jesus, "Ito ang anak kong, ang aking bugtong na anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan
ninyo siya. Pakinggan natin si Jesus. Pakinggan natin si Jesus sa ating panahon ng pananalangin. Pakinggan natin kung anong nais niyang sabihin sa atin sa mga panahong ito ng ating buhay. Magkaroon din ng pagbabago sa ating buhay. Pagbabago sa ating mga pag-uugali. Magkaroon ng pagbabago, sikaping magpakabait, magpakabuti, huwag magmamataas, huwag magiging makamundo, umiwas sa pagkakasala. At magkaroon din ng pagbabago sa ating pananaw sa buhay na hindi laging negative, hindi laging masama yung ating nakikita. Let us also look at the bright side of life. Makita natin yung mga magandang nangyayari sa buhay natin. Tingnan natin yung mga blessings na ibinibigay sa atin ng Diyos. Tingnan natin yung mga taong mabubuti na nakapaligid sa atin. Hindi lamang yung mga may ginawang mali sa atin. Kasi kung minsan nakafocus tayo doon sa mga taong nakasakit sa atin, di na natin nakikita at napapahalagahan yung mga taong naririyan para sa atin sa mga panahon na tayo nahihirapan, sa mga panahon na nangangailangan tayo ng tulong. Napakaraming mga tao na ipinapadala ang Diyos para maramdaman natin ang kanyang pagmamahal bilang isang ama. Maging positibo tayo sa buhay because this little glimpse of heaven during the transfiguration of Jesus encourages and gives us hope. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo natin, pagkatapos ng lahat ng paghihirap natin sa buhay, pagkatapos ng lahat ng ating iginivap para sa pagsunod natin sa ating Panginoon, lahat ng ating iginivap para magampanan natin ang ating misyon sa daigdig na ito, ay matatamo din natin ang tunay na kaligayahan at tagumpay. We share in God's glory. Nawa ang bawat isa atin ay kalugdan din ng ating Panginoong Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagbagong anyo si Jesus habang siya'y nagdarasal. Nananalig sa bisa ng panalangin, idulog natin ang ating mga kahilingan sa bukal ng lahat ng biyaya. Ang atin pong itutugon, Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, nawa ang mabuting asal ng kanyang mga miyembro ay maging bukal ng inspirasyon at kalinawagan sa ibang tao. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para kay Santo Papa Francisco at lahat ng pinunong reliyoso, nawa magtagumpay sila sa pagtatanim sa puso ng bawat isa ng pagmamahal sa panalangin at pagsunod sa mabuting balita. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa may malubhang sakit na halos matuksong mawalan na ng pag-asa,
Nawa makatagpo sila sa pagbabagong anyo ni Jesus ng lakas at pampasiglang kailangan nila upang ihanda ang kanilang sarili para sa kanilang pakipagtagpo sa Kanya. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa kabataang ang pakiramdam ay hindi sila nauunawaan ng kanilang mga magulang at guro. Nawa makita nila sa mga turo at halimbawa ni Jesus ang sagot sa kanilang pag-aalala. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, tinggin mo kami. Para sa ating kura paroko at iba pang pari sa ating parokya, nawa gantipalaan sila ng Panginoon sa kanilang pagkakabukas palad sa pagtugon sa ating mga pangangailangang espiritual, sa paghahati ng banal na tinapay ng salita ng Diyos, ng Eucharistia at iba pang sakramento. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa ating Ama ang ating mga kahilingan. Panginoong Diyos, itulot mong malugod kaming makinig sa turo ng iyong nagbagong anyong anak at ito'y isabuhay upang kami magalak sa kanyang presensya sa kaharian ng liwanag kung saan siya nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon, ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambatakot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace. No.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pagkikinabang ay sanawang magpabago sa amin sa kapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong darasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana, sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit po tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tatandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nanagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa aming pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ipinagbibigay alam din po sa mga nagsipagtapos sa St. Bridget College, College Department, na magkakaroon ng Grand Alumni Homecoming on August 19, 2023 sa ganap na 7 ng umaga. Ang unang activity ay Misa to be officiated by Archbishop Gilbert Garcera, DD, sa ganap na 7 at kalahati ng umaga. Inaasahan po ang inyong pagdalo. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 4 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.